Doc, si baby, nobo na naman. Kaka-admit lang niya. Karaniwan, ganyan yung mga nareceive kong patient from the clinic, sa emergency room, or sa OPD. Tapos, tatanungin ko yung mga parents kung may narinigarilyo ba sa bahay. And then, ang sagot niya, or more than 50% of my patients, would say yes. So, pag-uusapan natin kung ano ba ang epekto ng sigarilyo or yung paglanghap ng usok ng sigarilyo sa bata. Ang tawag namin dito ay second-hand smoking. So, kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedyo Mom. Unahin natin ang number one epekto ng second-hand smoking ay yung pulmonya. So, Doc, di ba dapat virus or bacteria ang cause ng pneumonia? At anong kinalaman ng sigarilyo? So, tama po kayo. Pero, alam nyo ba, ayon sa madaming pag-aaral, ang mga batang exposed sa sigarilyo ay 2 times more at risk na mag-develop ng pneumonia kumpara sa mga batang walang exposure sa sigarilyo. Napag-aralan na po yan ha. Maraming studies about dyan na nagsasabi na meron talagang kinalaman ang usok ng sigarilyo sa ubo or sa pneumonia ni baby. So bakit? Dahil ang usok ng sigarilyo, ginagawa nito sa katawan ng tao or sa katawan ng baby, nagkakaroon po tayo ng structural changes. Meron din kinalaman yung paghihina ng immune system ng inyong mga anak. So number one, yung immune system humihina. Number two, pinapabagal niya yung pagdevelop or yung lung growth ng inyong mga anak. Number three, yung kabuuang development ni baby bumabagal din at nagkakaroon ng alteration. Exposure to secondhand smoke may also lead to structural changes in the developing lung. Ganito kasi yan, yung tao kapag 100% perfect, talagang dapat kaya niyang labanan ang anumang foreign body na kumapit sa kanya, mapavirus man yan, bacteria, or fungi. Pero syempre, wala namang perfect na katawan or kahit sobrang healthy pa niya, magkakasakit at magkakasakit pa rin ang mga chikiting. Diba, in 1 year, normal lang na ubuhin at sipunin si baby. Pero yung mga healthy enough, kaya nilang labanan. Kaya pansin nyo yung mga ibang mommies, kapag inubo tsaka nilagnat si baby, yung ibang mga mommies nag-home remedy muna. Nag-herbal, nag-gumagawa ng soup para mamapainom kay baby, inapahinga si baby, 1 to 2 days, and then after that, okay na si baby. Dahil nga, kaya ni baby na labanan yung kanyang sakit. Pero kapag humina yung immune system, yung development ng baga ni baby ay mabagal, at hindi pa talaga siya fully developed dahil sa sigarilyo, talagang mahahawa at mahahawa siya ng pulmonya at hindi niya malalabanan ito by him or herself. Yun po ang connection ng pulmonya at sigarilyo. Hindi po ang sigarilyo kaya nagkakapulmonya. Ang connection ng sigarilyo sa pulmonya ay pinapahina at iniiba nito ang structures ng baga ni baby. Tingnan nyo man, pansinin nyo man sa mga household ninyo, kung sino po yung laging may sakit, ibig sabihin, one of your household members are smoking. Number two epekto ng secondhand smoke is bronchial asthma. Kahit ano namang usok, diba, nakaka-trigger talaga ng bronchial asthma attack. Pero ang usok ng sigarilyo, matindi po yan. Talagang aatakihin po kayo lagi ng asthma kapag nakakalanghap lagi ng usok ng sigarilyo. Kaya naman, kung meron kayong lahi ng asthma, at alam nyong magkakaroon kayo ng baby, please quit smoking. Studies have shown a clear link between secondhand smoke and asthma in children. Again, kahit i-research nyo pa sa lahat ng search engine, may connection po talaga ang asthma at cigarette smoking. Kaya naman, please, maawa po tayo sa mga babies natin. Yung pong mga anak po ninyo, pag nakakalanghap talaga ng sigarilyo, sigurado ako panay silang nasa hospital or emergency room dahil nga sa asthma attack. Kawawa naman sila. Number 3, possible effect ng secondhand smoke sa bata, cancer. Yes, I remember nung nasa medicine proper pa ako, palagi risk factor ang smoking sa mga cancer, lalo na ang lung cancer. Cancer sa baga. Diba, kawawa naman yung mga babies kahit hindi sila naninigarilyo pero nakakalanghap sila ng mga usok ng sigarilyo po ninyo, tumataas po yung chance
na magkaroon din sila ng cancer. Number 4, epekto, allergy. Papa-allergy sa nose, sa balat, no? Yung sa nose, yung rhinitis, eczema, tapos allergic cough, pwede rin. Actually, ang asthma is a form of allergy. Pwede po kayong magkaroon or mag-develop ng allergy kapag exposed si baby sa usok ng sigarilyo. Meron ako nakitang pag-aaral. Ang title ng pag-aaral to ay Early Exposure to Secondhand Smoking and the Development of Allergic Disease in 4-Year-Old Children in Malmo, Sweden. Sa pag-aaral na to, may kinalaman talaga ang genes sa pagkakaroon ng allergy ni baby. Kapag both parents ay may allergy, mataas ang chance na meron ding allergy si baby. Tapos, meron ding kinalaman talaga ang smoking sa allergy. Maraming studies na rin ang nagsabi na kapag exposed si baby sa smoking, mataas din ang chance na mag-develop siya ng allergy. So, pag-aaral na to, tinignan nila kung mas mataas ba ang chance na magkaroon ng allergy si baby kapag namana na niya, tapos exposed pa siya sa sigarilyo. So, ang sabi sa conclusion ng kanilang studies, ay synergistic effect daw ang pagkakaroon ng lahi at exposure sa sigarilyo. So, mas mag-develop ng allergy si baby kapag namana niya yung allergy, tapos exposed pa siya sa sigarilyo. So, ano po ang pwede nating matutunan dito? Sa mga mommies, kapag alam nyo na meron kayong allergy, pati si husband or yung partner po ninyo, tapos smoker po kayo, ngayon pa lang, kailangan pinag-uusapan nyo na mag-quit na po kayong magsigarilyo. Dahil sigurado, panigurado yan, more than 50%, mag-develop din ang allergy si baby. Iba't ibang klaseng allergy, rhinitis, allergic cough, eczema, at atopy, lahat ng allergy. At mahirap pong gamutin ng allergy kasi matagal. Number 5 na epekto ng sigarilyo or ng secondhand smoking is otitis media. Infection po yon sa tenga. So, ano ba yung mga symptoms nito? Kasama na dito yung lagnat, high-grade fever. Tapos, merong ear discharge. Makikita mo may lumalabas dyan. And then, ear pain. Or nabibingi siya. Or may naririnig sila, tinnitus. Pero kadalasan, lagnat lang, ear discharge, tsaka ear pain. So, bakit? Dahil dun sa usok ng sigarilyo, pag nalanghap ni baby, pupunta yan dun sa eustachian tube at nagkakaroon ng structural changes din or nagkakaroon ng dysfunction. Itong eustachian tube po ay connection po siya sa tenga papuntang nose. Kaya pag nalanghap ni baby, panigurado, aakyat din yan sa eustachian tube dun sa tenga po natin. Ito, very interesting pero siguro may mga mommies na nanonood na alam na rin itong epektong ito. So, ang epekto ng, ang possible effect po ng sigarilyo sa bata ay SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Diba? Aware po ba tayo dito? So, ang Sudden Infant Death Syndrome, ito yung unexplained and unexpected death of an infant. Diba? Kapag infant pa lang, no, na talagang tinitingnan natin lagi yan kung humihinga ba yan habang natutulog. Kasi usually daw ang cause nito, kapag nakahiga si baby, nahiga siya or nadaganan siya, di siya makahinga, yun yung usually yung cause ng SIDS, pero nga unexpected, based sa kanyang definition, unexplained tsaka unexpected, so wala talaga. Hindi natin alam kung ano yung cause ng SIDS. Pwedeng metabolic disorder, pwedeng, yun nga, nadaganan siya na hindi natin alam, or bigla na lang nag-stop talaga yung breathing niya. And then, isa pang tinutukoy nila, yung isang culprit, yung cigarette smoking. Diba? Nakakatakot. Kaya kung ako po sa inyo, huwag na po kayo manigarilyo. Or dahan-dahanin nyo nang stop yung paninigarilyo. Kasi marami po talagang itong epekto sa ating mga chikiting. So yun lang po ang ibibigay kong, yun lang po yung ibibigay kong mga epekto. Dahil actually marami pa yan. Pero ito po yung alarming at saka common sila na epekto sa ating mga anak. Lalo na yung pulmonya. No? Ang pulmonya is caused by bacteria. Pero ang connection po ng pulmonya at sigarilyo, dahil ito sa pagkakaroon ng alteration, tapos pinapababa niya yung lung growth ng baby, and then pinapahina din niya yung immune system ng isang pasyente. So, kung nakatulong po sa inyo ito, please don't forget to like the video, share, and please do comment in the comment box section, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Thank you!